Kinuhang isang ahas sa box. Pero habang hawak ito, bigla siyang kinagat, at nagmarka sa kamay. Bigla ding nahimatay. Nagkabalahibo din ang kanyang kamay. Dali-daling bumangon ito, saka binulsa ang balahibo. Ilang sandali ay nagkaroon siya ng kapangyarihan. Nagsilapit sa kanya. Ang mga tao, isang pilay ang lumapit, hinawakan sa dibdib at nagkaroon ng paa ito. Isang matanda na bulag. Tinakpan ang mata nito at nakakita na. Siya naman ay may sakit sa balat. Tinakpan lang din ang mga mata nito. Agad na kuminis ang kutis. Sa sumunod na araw, napakadami ng pumila sa kanya. Isa itong lalaki. Ang pangalan niya ay John Constantine. Pinagmasdan niya lang ang panggagamot, pero ilang sandali ay narinig niya ang dasal ng lalaki. Ito ay gaya sa mga demonyo. Napaisip si Constantine kung paano niya nalaman ito. Dahil demonyo lang ang may kaya nito, at hindi mga normal na tao. Kaya sobrang nakakapagtaka kung paano ito nalaman. Itong doctor ay chinicheck ang paa ng lalaki na nagpagamot noon. Sobrang namangha siya dahil ito ay normal lang. Chinek niya ang tenga ng lalaki. Sa magkabilaan, sobrang lamig na ng kwarto. Pero nagpapawis pa din ang lalaki. Pinabuksan ng doktor ang mata. Ngunit may kakaiba dito. Para siyang sinaniba ng demonyo. Namumula ang mata. Biglang sinipa ang doktor. Parang may kung ano sa paligid. Tumayo ang doktor. Hinahanap ang lalaki. Pero ito ay nasa likod niya. At agad siyang inatake neto. Biglang nagising ang demonyo. Isang pulis ang padaan. Hinintuan niya ang lalaki. Para ito ay tanungin. Pero bigla itong nawala, at nagtatago lang. Bigla siyang inatake nito, at agad itong umalis sa lugar. Sobrang natutuwa ang lalaki, sa mga papuri na nakukuha. Hindi alam ang kapalit, ang asawa niya ay may sakit. Pero ayaw nitong pagamot sa kanya, dahil alam niya ito ay masama. At gawa ng demonyo sa kanya. Nagulat siya sa narinig, pero sumagot ito na, ito ay regalo sa kanya ng Diyos. Siya ay pinili nito, para makapaglingkod. Rating ito nila Constantine. Ang mga isda ay patay na. Kaya sobrang nagtaka ito. Nagsulat ng isang sumpa. May kinuha na kung ano. At saka binuga ito sa hangin. Ilang sandali ay, naging lalaki ang kasama niya. At pinagsabihan ito na, mag-ingat lagi sa gagawin. Dahil hindi natin kilala ang kalaban. Kaya sumang-ayon naman ito. At sinabing mag-iingat, naging babae ulit ang kasama. Inisip ang susunod na gagawin. Pumunta sila sa isang patay na puno. Napansin nila na may kung ano. Agad nila itong nilapitan. Isang angel na galing sa langit. At bimagsak sa lupa. Mabilis nila itong tinulungan. Dinala sa isang ligtas na lugar. Dahil ito ay sobrang hina na. Sinabi niya na kailangan niya ang balahibo. Bago matapos ang araw. Kung hindi ay mamamatay na siya. Kinumutan nila ito. Para maitago sa iba. Sobrang umaasa ang babae na. Makukuha nila ang balahibo na kailangan. Kaya naman agad silang umalis. Para makuha ang balahibo, sinubukang kunin ito, pero tumalsik lamang siya. Dito ay nagpanggap siya, na magpapagamot sa lalaki. Para makuha ang balahibo, tinakpan nito ang ilong niya. Kaya agad na kinuha ang balahibo. Pagtapos iluglob sa tubig, agad na siyang tumakas. Ginamit ang kapangyarihan ng balahibo. Nagsimula ng magkagulo, ang mga tao sa paligid. Pumunta sila sa isang simbahan. Para doon magtago, mula sa mga tao, umamin ang lalaki, na nagustuhan niya lang ang ginagawa, dahil sa papuri na nakukuha. Nagulat si Constantine sa mga narinig. Sobrang natatakot na ang lalaki, binalik na nila ang balahibo, pero ang babae ay naging demonyo. Naging itim ang balahibo nito. Sila ay napeke ng babae. Bigla itong lumipad sa ere. Ilang sandali ay ngumiti ito. Sobra silang nagulat. Lumipad na ito, pero may kung ano na humerang. Bumagsak ito sa lupa, kaya nilapitan ni Constantine, at sinabing tumigil na siya sa plano. Tumingin lang ito ng masama, at nag-isip ng gagawin. Bigla niyang sinakal ang babae, at sinabing pakawalan na siya. Walang magawa si Constantine, dahil hawak nito ang babae. Nang hingi siya ng tulong sa kasama, para labanan ang babae, pero sumagot ito na angel siya. Mamamatay na ang babae, kaya pinilit na ito ni Constantine. Pero bigla itong nawala, wala na siyang kakampi, sinigawan ng kalaban. Biglang nagpalit ng anyo ang babae, at agad na sinaksak ang kalaban. Para ito ay mamatay na, at hindi na makapaghasik ng lagim. Bumalik na sa normal ang lahat, naging pastor muli ang lalaki, para ipakalat ang salita ng Diyos. Ang title ng movie ay Constantine. Para sa madaming movie na gaya nito, huwag kalimutang mag-like, share, at follow sa ating page. Maraming salamat sa panunood.